sino po ang inaantay natin dito? Congressman Eric Yap. May address po. Tayo puro private muna. Kung sinasabi mong tarabitap. Yan si Kapitan Lami, Kapitan Lami. Yes, sir. Mister Amoy, Kamalang Amoy. Amoy Sangkong. Amoy Sangkong. Sangkong, Kapitan. May Rizal pa ako na ano. Ngayon na! We will just hear an inspirational message from our congressman, soon to be a regular congressman again. Hindi na, ano yun? Caregiver? So with all our support, we will now have a new congressman is coming election. The honorable congressman Eric Goyat. Pagin po mga kababayan, pasensya na kayo. Sabi ko nga, we will do this the Benguet way. Dito tayo. Sabi kasi doon daw may mikropono. Sabi ko, malakas naman ang boses ko eh. Kaya mas gusto ko dito tayo. Yung spirit ng ating probinsya ay buhay na buhay ngayon. Yes. Alam niyo po, yung mga nagsasabing hindi ako taga rito, ito ang katunayan na mali sila. Yung kakambal ko, yung nagsalita kanina, ito po. Medyo mas matanda lang po yung tsura niya kasi lumaki po siya sa konsumisyon. Lahat po ng problema ng pamilya namin, inako niya. Kaya po nagbuka siya mas matanda sa akin, pero kakambal ko yan. Una-una, gusto ko po sabihin sa inyo, salamat sa pagpunta dito. Ang gusto ko lang pong mensahe sa inyo, na mga farmers at ang buong mga kababayan natin sa Benguet ay hindi po mapapabayaan at hindi po maiiwan, lalong-lalo na dito sa ating United Benguet. Ano po ba ang United Benguet? Pag sinabi United Benguet, hindi lang po ito pang politika. Ito po ay ako, kayo, at tayo po. Lahat po tayo ay United Benguet. Bakit po? Lahat po tayo ay dapat kasama sa pag-asenso ng ating probinsya. Hindi po pwedeng may maiiwan. Tulad po sa tulong na ibibigay natin, hindi po pwedeng puro mga miners lang, puro farmers lang. Dapat po lahat united. At ako naman po, nagpapasalamat dahil kasama kong ating mahal na Governor, Governor Melchor Diklas, at syempre, ang makisig na mayor ng La Trinidad, Mayor Salda. Hindi po yung mayor na pinagkit na kakambal ko ha, Mayor Salda po. At syempre po, yung mga punong barangay ng La Trinidad Benguet na nandito ngayon. At hindi lang po sila. Kahapon po, pinulong ko po ang lahat ng barangay kapitan ng Tuba upang ipaliwanag na ang programa po ngayon ng national government ikinakalat po sa bawat barangay, hindi lang po sa barangay na malakas sa isang congressman, governor o mayor. Kaya kung makikita nyo, tulong-tulong po kami ni governor at lagi po kami nag-uusap, Bob, sino po ba yung hindi nyo pa nabibigyan? Ito naman po ang bibigyan natin. Upang sa ganon, ang goal po namin, nila mayor, nila governor, eh, lahat ng household sa ating probinsya, mabigyan po ng ayuda through the national government, through the local government, at through
the soon to be Lagrital City po. Ayun po. Ito pong Ran Sararan. Bakit ko po ginagawa to? Gusto ko po sanang hikayatin ang anak ng ating Presidente Duterte na ituloy po yung laban. Laban ng administrasyon, laban sa mga drugs at sa katiwalian. Ngayon po, bakit po gusto kong tumakbo si Inday Sara na presidente? Kasi po, nung naging presidente si Presidente Duterte, naging caregiver ako dito, wag na lang caretaker. Kasi akala nila, sinukuha ko yung care. Hindi na take away ko. Caregiver na lang po. Nakita niyo po, susuporta ang isip sa atin ng gobyerno. Dating infra na 2.8 billion, ngayon po 13 billion. Yung farm to market, dati 2 kilometro, ngayon 31 kilometers. So yung tulong po na naidadala natin sa probinsya, eh talagang tumataas. Pero syempre, may mga kapalit po yan. Nandiyan na yung marami may inggit sa atin, bakit ang bengket ay napapaboran. Pero, weather lang po yan. Noong mga panahon na hindi tayo nakakatanggap ng tulong, ibabawiin na natin ngayon. Kung papalarin tayo, tatakbo si Inday Sara at mananalo, 6 years po, sa tingin ko, first class provincial na po tayo. At itong city po na Lagrital, malayo po ang mararating. Lagi ko pong benchmark ang Baguio. Hindi po natin kalaban ang Baguio, kakampi po natin sila dahil iisa po tayo ng Baguio. Pero lagi ko pong gustong mapantayan natin ang Baguio dahil kumbaga sa magkapatid, eh dapat pantayan natin ang kapatid natin. Ganun po ako sa aking kakambal. Dahil magaling magsalita, dapat po hindi ako magpatalo sa kanya. So, ito po ang gusto ko mangyari sa atin dito sa Benguet. Ang Baguio, tourism, tayo naman ang nagpapadala doon ng mga goods, ng mga pambenta. Tayo rin, yung mga manpower sa Baguio, taga Benguet. At kung matutulungan natin sila, maging city ang Lagrital, maging city ang Itogon, lumawak pa po, makukupo po natin ang turista. Gaganda lalo ang Baguio, mas gaganda lalo ang Benguet. Kumbaga, ang relasyon ng Baguio at Benguet ay magtutulong-tulungan po lang. Mas maniwala kayo kung siya ang anak ni Biday, ako ang anak ni Waray. Pag wala ako, mayroon na siyang t-shirt na may mukha ko nakalagay kambal. Inalagay lang niya yung t-shirt na dyan dati. Bago sa mga problema, naitlog po kasi ito. Dati, medyo nasawi po, kaya po naging ganito siya. Nagkakaroon na po ate, pero bago po ito. Nakakahalata na ako eh. Mahigpit ang yakap na sa akin. Nakakahalata sa aming dalawa. Okay. So, thank you very much, Congressman, for the enlightenment that God given to our people here, especially the farmers group. Napili mo na pala ito. May balak mo nang pilihin yung kalahati. Yung lote ko doon na doon. Ang nabal magatay sa pagkinatang na. Father in-law ko ng Chinese word ni tatang ni pakit ko. Isa nga, isa nga Chinese word. Oo. Black Chinese. Kung ano ba? Yun ang sasabihin ko sa'yo. Pusing gaulo! Parang saan? Ayun, magsasalita ngayon. Yung one of the members of the famous organization, Santa Tiglas in the Seven Dwarf. Si
sinasabi niya ni Mayor, tatanggo ako ng konsyal sa ibang parte. Parang wala kaming pinagkataan sa ibang parte. Now let's hear from our very own governor, Governor Dr. Melchor Diklas. Nasilan eh, nasilan. O, siyempre, kay Congressman Eric Yap, maraming salamat. Imbay ni Apo Congressman, Fortis ko ang Betty Sararam, anak din at ganda. Masip kita tayo, ngayon siya may sangamayat. So, dahito yung kita niyo ang United Benguet, dahito yung kasi Congressman Chuck, tapos nagkitika katwa tayo nga mayor, nga naduma-duma, nagkitika kapitanis. Well, so, tikaya siya, mag-cooperate kami, mag-ibay-maysa kami, mag-ibag-isa kami kay Congressman, paano ma-implement na gina'y proyekto nga umay? Paano maglalaban kami? Kas ano nga yung dumanong naging proyekto? Iso nga United Benguet, paano? Pero kung nangyay po Congressman, dati-dati, 2 kilometro nga farm-to-market road, nagbalik nga 31 kilometers, ma-implement niya na siya at igay munisipyo. Tano, di mayor yung munisipyo, kung kuna na, kung mayan tayo takapratikta, kalaban ti politiko, kuna na, ang nga ma-implementan, so sayang. Iso nga day, nagtutungtungan, yung mga kasama namin, nag-isa, may isa-maysa, at kakatuwa, naging mayors, ni Apo Mayor Salda, kandidato mga mayors, dito din municipalities, kini congressman, kandiyan, may sa tanong, tulungan tayo suta nga mag-implementan dagit yung projects. So, siyempre, da kayo, dagidado mga tataw tayo dyan, naguna, dyan, munisipyo, no, amun na nga dati proyekto ni Jai, ada ni Apo Kapitan ni Jai, siyempre, tumulong ni Kapitan, ako na nga, mukhang karkaroon o ang parigat ni Kalsada kapag pagnanda, mapatikap ni Tani na ibagay din tao niya nga ipapingin ko yung basit ito, kano na dito ng anti Kalsada. So kasi lang ni Kawala na ito United Benguet, at may sa tayo, tayo na may big projects na umay. At ito na nga, congressman, dahil 2.5 billion nga dati na umay na tinawin, nagpaling na 13 billion. So na, noon tayo nga mag-cooperate kasi ano nga may implementan na dito, may punto lang naman yung mga nag-cooperate kasi ano nga may alamit. So kasi ay di kwaika pa at ang alamit din tayo, mag-anas tayo nga tayo, may kwarta ka umay. Amo tayo mga kwarta ti gobyerno, mag siyempre noon nga kakadwa na kiti opisyalis, kontra-kontra ang damad lang kay proyekto kasi ano nga may alamit. So may isang proyekto, ito yung sports complex na yun. So yung sports complex ni Wangal, di ba kita rin guys? So yung pagkakuha tayo ng Atibay o no, Provincial Bid, marami kaya eh. Yung tipunto na na 165 million. So pinote yung provincial niya eh. So kung namin piman nga pa, develop tayo kiti na yung national government, kundi congressman, tanong na di pag-ayaman ti anak tayo. So matartanize kaya eh, may arami yung oval na, may arami na kay grandstand, tapos na dati swimming pool nang to. So at least makompleto. Kung sinotek sa akin, ang maglata kami nga taga-provinsya, maglata kami nga dahil sa pinulyo, at sa akin, amin tayo mga taga-bingit. Isa nga kasi hindi ko namin nga, pagkutulungan tayo, tano sumaya din yung lugar. Masyorte tayo, dati caregiver tayo, no caretaker tayo nga. As itong kidyay, malakan niyang, isa nga mapuntuan na ito. So kasi ay, so ang kong atitugan, nagiging kakatawa tayo mga kapitan, ya, po tayo, congressman. Hindi ko na, nandang tayo mga umili, nandang tayo mga tao dito eh. At titinulong tayo lahat na, ano may arami tayo gito, karkaro na gito farmers. Amo tayo mga tayo, so ti, main nga trabaho tayo dito kabinggetan, na gito farmer. Ano nga strawberry, ano nga repulyo, pati sabong. Nag-apos ni tagabaho nga, kapitan. Kapitan na. So ano amin ko ka? Ang nagtagitibas. Siyempre yan ito mga trabaho. So meron din yung mga ano dito cooperative. May cooperative na ano. Sa farmer din natin dito sa ano sa buong Benguet. So hopefully yun na yung matutulong pa rin ni congressman na galing sa national government. Sana tuloy-tuloy yun. Yung siyempre yung isa yung nakikita natin yung tupad. So nakita tayo mga tagay tupad di ba? So hopefully tuloy-tuloy na ito yung kanating medical assistance
pati masakit at dapat ikita ta sa congressman at dapat di masip di munisipyo kanyang probinsya so na nayon nagito eh taktak at di matulungan kayo pati naman ka maiwasan ka nagsakit eh so manay na ito ito nito matal na kayo salamat po na anong kanya to ayun we will hear from our mayor. The mayor who is very good in praying. Ayudan ni gobyerno? Ada? De hangadakan ala, mapang kayo ije ayan ti kapitan yon yata ang palista kayo. President ni Strawberry Farmers Association dito eh. Iso din ang kurnong kanila kayo. Ganda itultuloy yun di association yun. Di pati strawberry. Dito yung hangarali, hangakuan nung di kaya't nakakatungtong na kayo mga farmers. Naalaan na ito na niya ti mabalin nga itulong na ato dagiti pundo ti gobyerno tatagan nga 2021 nga inkwa na piman ni Tibingit. Tanto may sa ti purpose na is ti market na Tibingit. Amo tayo nga Tibingit hangunay nga nakwa iti previous tatagan na ti purpose na amin nga project ko ba kasi ada ti impact project na dito yung Tibingit. So nga kaya't mga katungtong na kayo amin mo nakapan ito na di kung kumpulong nga lugar di awat ti kalsada so nga iso ti pinupunduan na at dito yung association yung ti farmers ti problema tayo dito kasi ko tayo naman yung bakta ada ti BSU nga pagkuhan nyo ti BSU at ada ti importation ti strawberry na isalang because of the COVID na ang nga makakuha niya ay ako ni Mr. Ganga at na di kami nga happy. Oleh pangana po, Mimiyo! Ang susunod na magsalita ngayon ay walang iba kundi yung nauna lang sa isang ligo
Naun muna lang si may Sagadigos ng chat. Representing the barangay captain sa Plastinilan, the ABC President, Honorable Charles Canuto. Ada kurang na deh, para Vice Mayor. So, ginaganiti sa ngalan ng ligat ng mga barangay ng La Trinidad. At magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga. At ang parito ang mga kapitanis natin sa La Trinidad sa programa to. Dahil gusto namin ipakita ang pagsuporta sa mga programa ni Congressman. Kasi siya hanggang ni JT Tagalog ko. Magastos na. And of course, kahit ko nga ituloy yung magpagan ni Mayor Tatay, di ko nandang nga registration ito yung farmers ito yung barangay. Mapangkayo kami na under the Department of Agriculture at the survey ng Mararamid DRSPSA. So, so di ay, kanyo nga tanagin, timining natin ay taang ko nga mo. Ipagkatalangin natin. Ha? Eh, barangay nga yan nyo, iso di papanan nyo. Dati problema tayo, no, dati pagsayatan ka na. Asa tayo ito amin, aga-aburino nga kung conforme di papapanan tayo. Takno may may isang tayo, Mr. RSPC, gamit yung barangay. Takno, adati master list tayo, yung department sa yung barangay. Bakit nyam-nyam na? Nga. Yeah. Ito, hindi pala eh. Bakit jam-jam? Ay, si, alam mo jam-jam niya eh. May mga panikwansong si kayo. Saya kan mapapakaudo ako pinagdaman nyo. Baka no si Gama, baka si Gama taga-populasyon, mapapakakiti ni Cruz. Saan ka kayo lista? Saan ka ka taga-barangay mo? Yeah. Of course, kami nga naka-uniforme kayo ang kakamitan. But parang may gusto kayong hihingi kay Congressman na naka-uniforme ba kayo? Tamaan mo ka. Nagang Camila. Sinabi mo. Kamiya. Pagpitsok kayo ha. Especially kada tayo nga farmer. Of course, chiko na yo some of the program. Ang mabigtaran na direkta kada kayo, tako na na nga hamon kada kami may kakaan, di mararamit na kalsada tayo, di rangtay tayo, di marketa, pagkikabilan tayo, di produce tayo. It affects you indirectly, kako na na. So, sana nga ka manit English. Perfect. Madal naman, may pusan ang manit English, baso nyo. So, kasi kadi, akyaman tayo kita dati congressman tayo nga umay na pakilangan-langan ka na tayo orang no mapay apagdin lang takayat na kasi kung natin tayo kasi ako to kaya na nga pakilangan-langan ka na kayo kaya na nga makaistorya na kayo kaya na nga tunggan nga direkta yan ano ka kanyo ang gulang tayo lokato ko tama na ka kaya mo di ganas na dyan magpaspasyaran na taago ni Matal. So kasi nga di agyaman doon para kita programa na nga nagpipintas ng sabay ko nga kasi mamatong ang mamatong yung baka natatay nga kung yung nagpuklisman sa ano tulog nyo ka ako nga tinugat ni Angsaw ta sana ka politisan kan apa ya sana ka politisan kerja adu-adu timba kan kan politisan tadi ah ay gusto ta
Bako na nga politician, akos ko sila patakpay ni Apo Literato. Relax ka lang. Kasi ka rin kakapsamdam kasi, at dati ang Apo Nitoy. Eh, at dati ang Apo Nitoy. At mag-ipadagdag, ay tayo sa masuportaran ng programa ni Apo Kongres Lanyap. At talaktanan tayo, ito na. Bago iturundan ng Apo Literato, naimbag at sabat ay aray. Apapuran doon natin ang sao, taat paspasikal. Ang hangman. Ngayon, isang question lang, muna, sa farmers, para ma-entertain. Oh, ano? Sala, okay. Oh, may sala. May sala. Thank you.
Pas-pasan ta, apa simdam? Apa simdam?